Kadalasan, ang pagkamatay ang nagkakaroon ng halaga. Hindi lamang dahil sa mana, kundi dahil maaaring makapagbigay ito ng pagbabago sa ating mundo. Gayunpaman, ang pamilya ng yumao ang siyang maapektuhan ng sobra. Nang araw na yon, ang may-ari ng funeral home na si Edward ay naisipang magtala ng panibagong offer sa kanyang price list kung saan lilikha siya ng mga synthetic na diamante mula sa abo ng mga namatay. Isang bagay na hindi na bago sa ilang bansa bilang pag-alala sa kanilang yumao na minamahal. Nataon pa na dahil sa hindi ito kamahalan ay nagiging malakas ang demand nito sa mga tao. Kaya inimbitahan agad ni Edward noon ang Research Institute para mag-develop ng documentation para sa installation ng mga bagong equipment. At dahil si Edward ay nagmamay-ari din ng isang crematorium, ay pumukaw ito sa interes ng ilang scientists. Matagal-tagal na rin silang nagnanais na magsagawa ng isang klase ng eksperimento na hindi pa rin nila masimulan hanggang sa ngayon. Nais ng mga scientists na maobserbahan ang proseso ng pagsusunog ng katawan sa isang patay na tao, kung saan dito sila magsasagawa ng mga nararapat na measurements at magsulat ng research paper base sa kanilang nakuhang mga datos. Hindi na pinalampas ng mga scientists ang oportunidad na maisagawa ang kanilang plano, kaya inihanda na nila agad ang kanilang mga gamit sa crematorium at may paliwanag na rin sa lahat ang filming process na kanilang gagawin. Una na dito, ang pagdidikit nila ng foreproof camera na may motion sensor sa loob ng crematorium furnace na nagbubukas lamang at magsisimulang magfilm matapos mailagay sa loob ang bangkay na susunugin. Ang eksperimentong ito ay hindi lamang sinang-ayunan ng may-ari na si Edward, gayon din ng ilang kapamilya nito. Maayos naman din nilang nahingi ang consent ng kamag-anak ng taong ike-cremate. Ang lahat ay naisaayos naman ng maganda at tama. Nagtalaga na rin ang mga scientist ng araw kung kailan nila isasagawa ang lahat ng hindi sinasabayan ng abalang araw ng crematorium. Doon, isang binatang scientist ang gumawa ng paraan para ikonekta ang online broadcast ng kanilang eksperimento sa kanilang smartphones. Ilang sandali pa ay may kasama na silang nag-aasikaso ng lahat. Ang isa sa kanila ay lalaking medyo may edad na at ang isa naman ay binata na nagngangalang Peter. Madami silang isinasagawang tanong sa mga crematorium employee ng mga oras na iyon, lalo na habang inaayos ng mabuti ang kamera hanggang sa inabutan na sila ng gabi. Dito na dumating ang night watcher ng crematorium na nasorpresa naman at tila walang kalam-alam sa nangyayari. Sino kayo? Kabilang kami sa mga underpaid sa aming institute, kaya naisip naming alam mo na gumawa ng sariling diskarte. May birong tugon ng may edad na scientist. Anong oras na pala? Halika na nga at umuwi na tayo. Pagpipilit naman sa kanya ng kanyang kasama. Agad nang umalis ang mga scientist para makauwi, kasunod ang mga empleyado ng crematorium na napagod na rin sa mga kakasagot ng mga tanong kanina. Wala na bang ibang kayang gawin ng mga tao na ito? Ano bang nakaka-interesado sa lugar na ito? Pagkauwi ay naisipan ni Peter na ayain ang kanyang kasama na kumain at magpalipas oras muna sa isang cafe para maibsan na rin ang kanilang pagod kanina. Pero tinanggihan lamang si Peter ng kanyang kasama sa pagsasabing may iba pa itong dapat na gawin. Hindi na rin ito nakakapagtaka dahil si Peter ay binata pa naman at wala pa kahit nakasintahan, habang ang kanyang kasama ay may asawa na at pamilya na tiyak na naghihintay sa kanya. Dahil sa pagkabagot ay napagdesisyonan ni Peter na tumungo na lamang sa kape ng mag-isa kung saan nakilala at nakasama niya sa mesa ang isang magandang dalaga na kanyang nakakwentuhan at nakilala. Naging maayos naman ang kanilang pag-uusap at naging sulit naman kay Peter ang gabing iyon. Halos kalaliman na ng gabi noon nang biglang may dumating na alert sa phone ni Peter. Tila nakalimutan ang panandalian ni Peter ng mga oras na iyon na siya ay isang scientist dahil sa pagkalibang. Isang alert ang dumating sa kanya na may kinalaman sa kanyang trabaho. Labis niyang ikinataka ang biglaang pagbukas ng kamera na nakadikit sa crematorium furnace. Inisip ni Peter na baka nakagawa sila ng isang pagkakamali kaya hindi gumana ng maayos ang kanilang motion sensor ng tama. Wala na rin namang nagawa si Peter kundi baliwalain na lamang ito at hindi natingnan pa, sapagkat nasa alanganing oras na rin siya ng gabing yun para maayos pa ang kamera kung sakali. Wala din namang umanong magiging problema kung mag-record ito buong gabi nang walang tigil, basta't hindi ito magagalaw. Sapat din naman ang charge ng kamera para tumagal ng 24 oras, hanggang sa mapanood na nga ni Peter ang nakikita ng kamera at napagtantong isang kabaong pala ay isinalang nila sa crematorium furnace, indikasyon na walang problema ang sensor ng kanilang fireproof camera.
Labis na ikinataka ni Peter kung bakit hinahayaan ng crematorium ang pagsasagawa ng cremation sa ganoong oras. Base sa pag-aalala ni Peter ay wala nang ibang tao doon na natira bukod sa watcher. Nakasunod na rin nilang nagsialisan ang lahat ng tao at empleyado ng crematorium. Dito na nakadama ng kakaibang pakiramdam si Peter na tila may kakaibang nangyayari sa lugar na iyon. Dahil kung walang cremation na dapat mangyari sa gabing iyon, ay kaninong kabaong ang sinusunog ngayon sa crematorium? Isang tanong na gumugulo sa isipan ni Peter. Oh, parang may bumabagabag sa'yo. May problema ba? May pag-aalalang tanong ng dalaga. May kailangan lang akong tukuyin na isang bagay. Marahang wika ni Peter bilang pamamaalam. Nais ni Peter na mapuntahan agad ang crematorium para alamin kung ano ang nangyayari. Habang nagmamaneho patungo doon, ay nabigla naman si Peter na mapanood sa kanyang phone ang nai-record ng kamera. Dahil hindi lamang basta kabaong na nasusunog ang kanyang nakikita. Sa halip ay waring gumagalaw pa ito. Indikasyon na may tao sa loob ng kabaong na nagpupumiglas na makaalis. Hindi man sigurado si Peter kung imahinasyon niya lamang iyon o hindi, ang tanging alam niya lang ay siguradong mamamatay ang tao na nasa loob ng kabaong kung sino man iyon, kung totoo nga ang kanyang hinala. Maaaring may ibang dahilan naman ang bahagyang paggalaw ng kabaong, lalo't hindi pa man kabisado ni Peter at ng kanyang mga kasama ang proseso ng cremation na binabalak pa lamang sana nilang alamin matapos ang kanilang pagsasaliksik. Nagmadali na si Peter sa pagmamaneho dahil malakas talaga ang kanyang kutob at paghihinala. Sa ganoong sitwasyon ay maraming pwedeng mangyari, pero kung totoo man ang kanyang hinala ay hindi hahayaan ni Peter na wala siyang gawin na kahit na ano. Pagdating doon ay bumaba na agad at patakbo ng tinungo ni Peter ang crematorium. Doon, natanaw niya ang isang SUV na nakaparada sa labas ng crematorium kung saan may dalawang malalaking lalaki na nakatayo. Minamasdan na lamang ni Peter ang lahat habang nagtatago sa likod ng isang malaking puno. Hindi malaman ni Peter kung ano ba ang dapat niyang gawin. Ayaw niya namang makonsensya kung sakaling wala siyang gawin. Ang broadcast naman ay nagpapatuloy lamang sa smartphone ni Peter kung saan napansin itong bigla ang pagkasira ng pintuan ng kabaong kung saan isang braso ang lumabas dito. Wala na siyang panahon na dapat palipasin. Kinakailangan na niyang kumilos agad-agad. Agad dumiskarte at gumawa ng paraan si Peter para makapasok ng crematorium habang ang dalawang malalaking lalaki na nakabantay ay abala sa kanilang pagkakwentuhan. Nang ganap ng makapasok ay una na niyang napansin ang watcher na siyang nagpauwi sa kanila. Nanung una ay naisipan niyang nasa panganib rin, pero ngayon napagtanto na niya na ang watchman ay may kinalaman sa kung anuman ang nangyayari. Nakahanda na ang watchman na pindutin na ang buton ng mga sandaling iyon para isara na ang furnace at sunugin pa ang kabaong ng tuluyan. Nang sugurin na ito ni Peter at siniko agad ito sa ulo ng buong lakas. Para hindi na rin mapukaw ang atensyon ng dalawang lalaki sa labas, kaya pilit na ginagawa ni Peter ang lahat ng maayos at tahimik. Hindi lamang kasi siya basta isang scientist lamang, kundi isa ring martial artist at atleta. Kaya di na nakakapagtakang na patumba niya agad ang malaking lalaki na watchman na isang tira lamang. Sadyang naging malaki ang pasasalamat ni Peter ng araw na yun dahil sa kanyang pagiging matanong sa mga empleyado kung saan habang iniinstall ang kamera ay nagawang kulitin ni Peter sa pagtatanong ang mga empleyado ng crematorium. Malaki ang naging tulong sa kanya ng kanyang pagtatanong at mga nalaman para matukoy kaagad ang sitwasyon. Simula sa kung paano gumagana ang furnace, paano ito buksan, paano patayin, o kung gaano ba kadaling ilabas ang bagay na ipinasok dito. Inakala ni Peter ng mga oras na iyon na wala namang magiging tulong sa kanilang gagawing eksperimento ang kanyang mga tanong, pero naging malaking tulong ngayon sa kanya ang bagay na iyon. Dito, agad nang inilabas ni Peter ang kabaong sa furnace para maisalba ang taong nasa loob nito. Huwag kang maingay, tumahimik ka lang dahil kapag natunugan tayo ng dalawang lalaki sa labas, patay tayo parehas. Pinaalala ni Peter sa lalaki na hindi pa sila ganap na ligtas ng mga sandaling yun hanggat hindi pa sila nakakalayo sa lugar. Ayon sa lalaking nasa kabaong kanina, ay mga scammer ang lalaking iyon at nagising na lamang umano siya na nasa loob ng isang kabaong. Agad nang inalalayan ni Peter ang lalaki para lumayo na ng bahagya sa eksena ng pangyayari. Kasabay noon ay waring dahan-dahan na ring nagkakaroon ng malay ang watcher. Malinaw ring sinabi ni Peter sa lalaki na may dalawa pa silang malaking lalaki na problema na malamang armado pa ng mga baril kaya't hindi ito magiging madali para sa kanila. Maigi na lamang at napansin nila ang maintenance room kung saan sila pa pwedeng makapagtago muna. Nang mapansin naman ni Peter ang nagkakamalay ng watcher ay tinira na naman niya ito ng malakas sa may batok
Napag-usapan nila dito na sunugin ang kabaong bago umalis para sa loob ng maintenance room ay agad nang tumawag si Peter sa iba niyang kasamahan. Nang makatunog ang dalawang bantay sa labas, ay pumasok na rin sila sa crematorium. Dito na nila nabungaran ng watcher na walang kamalay-malay at kung anuman ang nangyari. Nagtaka silang mabungaran sa ganoong kalagayan ng watcher. Pero naging malinaw sa kanila ang pagkabalot sa apoy ng kabaong sa loob ng furnace. Maya-maya pa ay nagtaka na ang dalawa sa biglaang mga pagkatok ng kanilang nadidinig. Lingid sa kaalaman nila na hindi pala mga empleyado ang dumating na iyon kundi mga pulis na agad pinusasan ng dalawang lalaki at ang walang malay nilang kasama. Dahil sa eksperimentong nais ng mga scientist ay isang buhay ang kanilang naisalba. Labi silang natutuwa at malamang ang kanilang isinagawa ay hindi lamang magbibigay ng kapakinabangan sa kanila kundi gayon din sa isang taong tunay na nangangailangan. Matapos pirmahan ang mga dokumento ay nagawang mapakulong ng mga scientist ang kriminal na pumapatay ng mga tao para lamang sa kanilang mga apartments. Kung saan kapag may nakita umuno sila na nag-iisang tao o mahina ay tinatakot nila ito at pinapatay matapos makuha ang mga pera at papeles ng bahay na kanilang nais. At isa nga sa grupo na iyon ang nakahanap ng trabaho bilang watchman sa isang crematorium. Kaya naisipan ng grupo na mas magiging malinis ang kanilang trabaho at maingat kung sa paraan ng pagsunog nila ito papatayin. Ginagawa na nila ang masamang bagay na iyon ng halos isang taon na at ngayon lamang sila nahuli ng tuluyan. Kinilala ng mga otoridad ng grupo na iyon na hindi lamang basta maliit kundi isang malaki at bigatin na dapat pangambahan. Madalas umanong ginagamitan ng mga lalaking iyon ng gamot ang kanilang mga biktima para mahimbing silang makatulog bago sunugin para maging abo. Nanindigan sila na magiging magaan din ito sa kanilang bibiktimahin dahil mamamatay din sila agad ng tuluyan. Sadyang naging swerte lamang ang lalaki na iyon dahil sa pag-aksyon na ginawa ni Peter. Maigi na lamang at may isinasagawang research ang mga scientist noon, kung hindi ay malamang hindi na ito nakayanan pa ng matanda. Ang may-ari naman ng crematorium na si Edward ay nagulat na lamang matapos malaman ang nangyari habang malayo siya sa kanyang negosyo. Labi siyang nasindak dahil ginawa lamang ang furnace na iyon para sa mga patay na at hindi para sa mga buhay pa. Kaya bilang solusyon sa pangyayari ay nagpa-install na lang ang may-ari ng ilan pang CCTV para sa kaligtasan ng lahat. Simula ngayon ay magiging istrikto na siya sa pagtanggap ng mga empleyado. Si Peter naman ay masaya sa kanyang ginawa at walang pinagsisisihan sa kung anuman ang nangyari. Kahit pa yun ay isang bagay na pwede niyang ikapahamak.